Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? At naway nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa inyo sa tulong ng ating Panginoon. At ngayong umaga, tayo po ay muling magpuri at magpasalama sa Diyos sa pamamagitan ng mga awit dahil siya po ay napakabuti sa ating lahat. Siya po ay tapat, siya po ay hindi nagkukulang, siya ang Diyos na walang katulad, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang Diyos po ay nararapat na sambahin at dakilain. Hindi lamang sa tuwing Linggo, kundi hanggat maari ay araw-araw sa ating buhay. Ang Diyos po ay nararapat na sambahin sa ating buhay. Sabi nga po sa Psalms 145 verses 1-3, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan mo at katapatan mo sa amin. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw mabuti, tunay ay nararapat kang sambahin, nararapat kang pasalamatan, nararapat kang dakilain, Panginoon, dahil sa iyo nagmumula ang lahat ng mabagay, lalo na ang aming buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito at nawa, Ama, sa aming pag-awit sa iyo, madakila ka namin, Panginoon, ang iyong pangalan, ang siyang maitaas namin, O Diyos. Tunay, Ama, na patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa lahat ng mabagay na patuloy pong ginagawa sa aming buhay. Kami po ay nagpapagumbaba rin sa iyong harapan, nawa'y linisin po ang aming mga puso at ang aming mga isipan, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, kung meron po kaming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, at sa aming pag-awit na ito ay maluwalhati ka namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Tayo po ay umawit. You are.
as your people declare your mighty ones. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who waits for evermore. Father in heaven, how we love you, yes, Lord. We lift your name in all the air. May your kingdom be established in our praises. As your people declares your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns ng Diyos sa Exodus 15:26, I am the God that heals you. I am the Lord, your healer. At sinabi rin po sa Psalms 107:20, He sent out His word and healed them and rescued them from the grave. Totoo mga kapatid na ang Diyos ang nagpapagaling. Kahit anong klaseng sakit na meron tayo, ang Diyos lamang po ang pwedeng magpagaling sa ating lahat. Hindi lang po niya tayo pinagaling sa ating mga sakit, kundi niligtas na rin po tayo sa ating mga kasalanan. Ipinadala ng Diyos ang kanyang salita, at ang kanyang salita ay naging Diyos na siya nga po si Jesus Cristo, na siyang nagdusa, nagpayag para sa ating mga kasalanan. Salamat sa God, sinabi niya sa atin, I am the God that heals you. I am the Lord, your healer. Your word and your
Sins. We thank you and we praise you, Father God, for who you are in our lives. We praise you, we adore you, we glorify your name, Lord, for who you are. Thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Manalangin po tayo. Mahal kong Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig na matatag, matapat at masigasing. Maraming salamat dahil hindi mo kami sinusukuan. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong pagmamahal ay mananatili magpakailanman at ang iyong habag ay hindi mapapawi. Ipinapanalangin ko na manatili kaming matatag sa iyong pagmamahal. Naway harapin namin ang kinabukasan ng may katiyakan ng iyong pagmamahal at katapatan sa amin. Naway maisalamin namin sa mga tao sa aming paligid ang iyong pagmamahal na magbibigay parangal at magtuturo sa kanila sa ating Panginoong Hesukristo. Pinapanalangin ko pong makilala ka ng mga tao sa aming mga tahanan, sa aming komunidad, sa aming bayan, at naway lumapit din sila sa inyo. Sa oras pong ito ay tinataas ko sa trono ng inyong biyaya ang mga kapatiran ng Lord of Life Christian Fellowship. I-bless mo po ang lahat ng bawat pamilya ng malakas na pangangatawan, at ingatan sa araw-araw sa anumang sakit, lalong-lalo na po sa COVID-19. Kagalingan po sa mga may sakit, complete healing at fast recovery, at gabay at protection sa mga nag-aalaga sa kanila at provision sa kanilang mga pangangailangan. Trabaho po para sa pang-araw-araw na buwan ng pangangailangan. Dalangin din po namin ang paglago ng bawat mananampalataya sa pagkakilala sa inyo sa pamamagitan ng mga online Bible studies, discipleship groups, worship service, at iba pang mga gawain. Patuloy din po ninyong ingatan ang mga kapatid namin na health workers at mga frontliners. Tinataas din po namin sa panalangin ang mga misyonerong sinusuportahan namin tulad po ni Lem, paglago sa mga kino-coach niya using Jesus Strategy at Disciple Making, TNET at saka po Youth Ministry, at kung paano niya matatapos ang mga requirements niya para sa kanyang TNET graduation. Kay Bel, Panginoon Diyos, gabay sa mga plano niya patungkol sa travel niya papunta sa US para sa kanyang pag-aaral at maayos na kalagayan ni Nanay Luz at pagpapatuloy ng mga sumusuporta sa kanya. Kay Eva po, pag-iingat sa ministeryo niya sa Vietnam na nagpapatuloy kahit na may pandemya at patuloy ding pag-iingat at pagpapagaling sa kanyang sakit at kapahingahan at patuloy na provision sa kanyang mga pangangailangan. Para po kina Chris at Dottie, patuloy na pag-iingat at pagpapatuloy ng ministeryo nila sa Maharlika. Dalangin po namin na makabitan na ng internet sila doon na hindi yung nasa business plan. At pagpalaan mo po sila sa kanilang mga pag-aaral ng mga anak nila. Kay Ilyo po, full recovery sa kanyang sakit at gabay sa paggawa ng manual para sa langham preaching in Filipino. Inaalala din po namin ang aming bansa. Patuloy po ninyong gabayan ang aming gobyerno para maisaayos ang sitwasyon ng mga mamamayan patungkol sa quarantine, health protocol, at pagbabakuna. Gayun din po ang patungkol sa mga magsasaka at mangingisda at pag-iingat sa mga mamamayan sa mga unfair practices ng mga taong nagsasamantila sa kanilang kapwa. Dinadalangin din po namin na kayo ang patuloy na gagabay sa mga mag-aaral at sa mga magulang na yung nagsimula na ang klase. Ipapatupad din po ng MSCQ na may katulong sa pagbaba ng COVID case ito at maayos na pagtugon ng ating gobyerno para sa pandemic na ating kinalilalabanan. Ganyan din, Panginoon Diyos, tinataas din po namin ang daigdig na yung nilikha ngayong may pandemic na patuloy na naranasan ng lahat. Kayo po nawa ang maghari sa aming lahat
matuto kaming magpakumbaba at humingi ng tulong sa inyo upang mapuksan ang COVID-19 na ito. Magkatulungan po sana ang lahat ng bansa upang magkaroon ng sapat na supply ng bakuna at ipapanggamit na panlaban sa COVID-19. Kailangan din po namin na magpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita at makilala ng maraming tao ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon at siya rin ang maging pag-asa ng bawat isa. Gabayan mo po ang lahat ng pinuno ng bawat bansa, Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat, Panginoon Diyos, dahil alam namin na kayo isang Diyos na buhay at hindi kayo nagbabago ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, na may pagpapasalamat, pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at tagapagligtas. Amen. Thank you.
nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dami pong nangyayari sa paligid natin. Nakikita man natin ito o hindi. Sa lahat ng mga pangyayaring ito ay may matututunan tayo tungkol sa Diyos. Kinakailangan lang pong buksan natin ang ating mga mata. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala sa atin. Sa kwentong titingnan po natin ngayong araw na ito ay makikita natin na layunin ng Diyos na si Jesus ay mas makilala ng mga tao. Kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang layunin. Sa aklat po ng Juan sa chapter 9, may nakita si Jesus na isang lalaking ipinanganak na bulag. Ayon sa kaisipan sa panahon na iyon, inisip ng kanyang mga disipulo na ang kalagayan ng bulag ay dahil sa kasalanan. Na kung hindi ang bulag mismo ang nagkasala, ay ang mga magulang nito ang nagkasala. Well, totoo naman po na ang kasalanan ay nagdudulot ng pagdurusa. Ngunit sa lalaking ipinanganak na bulag, hindi ito ang kaso. Pinabulaanan ni Jesus ang kaisipang kasalanan ang dahilan, kaya ang lalaking isinilang na bulag ay bulag. O pinahiran ni Jesus ng putik ang mga mata ng bulag. At kanyang sinabihan ito na maghugas sa pool of Siloam. At nang ginawa nga ito ng bulag ay nabigyan siya ng paningin. Ipinatawag ng mga pariseyo ang lalaking isinilang na bulag upang siya ay ma-interrogate tungkol sa pangyayari. Hindi dahil sa sila ay namangha kay Jesus, kung hindi dahil nais nilang pasamain si Jesus sa mata ng mga tao. Ngunit ang payak na mga sagot ng dating bulag ay nagpahiya lamang sa mga pariseyo kung kaya siya ay kanilang itiniwalag. Well, hinanap ni Jesus ang dating bulag at ipinakilala niya ang kanyang sarili at inihayag ang kanyang gawain. Sumampalataya at sinamba ng dating bulag si Jesus. At ipinaalala rin ni Jesus sa mga pariseyo na ang mga nagsasabing kinikilala nila ang Diyos, subalit hindi naman kumikilala sa Kanya, ay mas pananagutin ng Diyos. Ang pagtutuunan po natin ng focus ngayong Sunday na ito ay ang verses 1 to 7 ng John 9. Alamin natin sa mga verses na ito kung ano ang mga nais ipaalam sa atin ni Jesus tungkol sa Kanya sa pagbibigay niya ng paningin sa lalaking isinilang na bulag. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagpapahintulot na kami muling magkasama-sama at manambahan sa iyo. Maraming nangyayari Panginoon sa paligid namin at panalangin namin Panginoon na patatalasin mo ang aming mga mata upang makita ka sa mga nangyayari at makita ang layunin mo para sa amin sa mga pangyayaring ito. At ngayon Panginoon, samahan mo kami na makinig at matuto sa iyong mga salita at magkaroon Panginoon ng pagpapasya na sundin ka. Salamat po. In Jesus' name, amen. Pamuli po, ang titingnan natin ay sa aklat po ng Juan verses 1 to 7. No? Basahin po natin ang Juan 9, 1 to 7. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Verse 4, "Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa."
Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos karoon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Sa verses 3 and 4 ay inihayag ni Jesus ang dahilan kung bakit ipinanganak na bulag ang lalaki at ang kanyang layunin sa gagawing pagpapagaling dito. Tingnan po natin muli ang verse 3. Verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa New King James Version, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Well, nais ni Jesus na sa pamamagitan ng bulag ay mahayag kung sino siya at kung ano ang kanyang gawain. Well, balikan po natin ang verse 1. Verse 1, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Pansinin po natin na sa verse 1, si Jesus ang nakapansin sa bulag. At upang pahiran niya ng putik ang mga mata ng bulag, ay kinakailangan niyang lumapit dito. Well, hindi siya tinawag ng bulag. Walang ibang tumawag kay Jesus, no, para sa bulag. Walang nagdala ng bulag, no, kay Jesus. At walang nagdala kay Jesus sa bulag. Ang kanyang pagpansin, paglapit at pagbibigay ng paningin sa bulag ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Ang biyayang ito ay expressed sa care, concern at compassion ni Jesus sa bulag. Lalong mapapatinggad ng mga pangyayari ang care, concern at compassion ni Jesus sa bulag kung ang mga pangyayari sa Juan 9 at ang mga nangyari sa ending ng 1:8 ay magkasunod na magkasunod. Nagkaroon ng banta sa buhay ni Jesus sa ending ng John 8. May sinabi si Jesus na ikinagalit ng mga Hudyo. Ito po ang sabi ng last verse ng John 8. Verse 59, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. O, maski na may banta sa buhay ni Jesus, nakuha pa niyang huminto, pansinin ng bulag at magabot ng biyaya sa bulag. Nagkatawang tao, di po ba si Jesus? Itinabi niya ang kanyang pagka-Diyos. Maski alam niyang makararanas siya ng paghihirap sa kamay ng mga taong nais niyang bigyan ng kaligtasan. Sa panahon ng pagbibigay ng paningin ni Jesus sa bulag ay hindi pa siya kilala ng bulag. At malaki rin ang tsansa na limitado ang kaalaman niya nitong bulag tungkol sa Diyos Ama. Dahil ang mga bulag ay hindi pinapapasok sa templo katulad ng iba pang may kapansanan. Ngunit nilapitan, no, at binigyan ng paningin ni Jesus ang bulag. Katulad din ng biyayang inabot ni Jesus sa bulag ay ang mga biyayang natatanggap natin sa Diyos na vital sa ating buhay na natatanggap natin maski na hindi natin naipapanalangin. Sa pagbigay ng paningin sa bulag, ipinakita ni Jesus ang biyaya ng Diyos. At ang pagbibigay ng biyaya ni Jesus sa bulag ay katulad din ng pagbigay ng Diyos Ama kay Jesus sa sanlibutan bilang daan sa kaligtasan. Sa kwento ni Zacchaeus, ang tax collector, sa Lucas 19:1-10, si Jesus ang tumawag kay Zacchaeus na nasa taas ng punong kahoy. Si Jesus ang nag-imbita sa kanyang sarili upang maghapunan sa bahay ni Zacchaeus. Pikapin po natin ang kwento sa verse 6 ng Lucas 19. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon,
Ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanyang ng makaapat na beses. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10, pakinggan niyo mga kapatid, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, hindi malayo na sinadya ni Jesus na dumaan sa lugar ng lalaking isinilang na bulag upang hindi lamang bigyan siya ng paningin, kundi mas higit upang siya ay bigyan ng pagkakataon na tanggapin siya bilang kanyang Panginoon. Well, tayo rin naman ay nabigyan ng Diyos ng maraming pagkakataon upang makilala si Jesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. Well, nung ako ay nasa kolehiyo, maraming beses akong naimbitahan ng isang kaibigang born again na sumama sa kanilang Bible study. Hindi ko pinaunlakan ang kanyang mga imbitasyon. Well, nasabi ko pa nga minsan ito sa kaibigan ko, ayaw kong sumama sa iyo, sasabihin lang naman ninyo sa akin na ako ay makasalanan. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang biyaya dahil gumamit siya ng ibang paraan upang makilala ko si Jesus. O sa pagbigay ng paningin sa bulag, ipinakita ni Jesus ang biyaya ng Diyos. At sa pagbigay ng paningin sa bulag, inihayag ni Jesus na siya ang isinugong tagapagligtas. Dahil ang pagbibigay ng paningin sa bulag mula sa pagkasilang ay fulfillment ng prophecy tungkol sa tagapagligtas. Sa lumang tipan, sa mga propesiya tungkol sa mga pananda o gagawin ng Mesiyas, kasama ang pagbibigay ng paningin sa bulag. Ito po ang sabi sa Isaiah 29:18. Sa araw na iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan at mula sa kadiliman, makakakita ang mga bulag. At sa buong Biblia, si Jesus lamang ang nakapagbigay ng paningin sa bulag. Isang patotoo sa pagiging tagapagligtas ni Jesus. Tunghayan po natin ang kwento sa Mateo 11 nang nakakulong si Juan Bautista at siya ay maaaring pinanghihinaan na rin ng loob. Nais niyang masigurado na si Jesus na nga ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos Ama sa mundo. Pikapin po natin ang kwento sa Mateo 11 verse 2. Nakabilunggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ang pagbigay ni Jesus ng paningin sa isinilang na bulag ay pagpapahayag na siya na nga ang Mesiyas. O sa pagbibigay ng paningin sa bulag, inihayag ni Jesus na siya ang isinugong tagapagligtas. Sa pagbigay ng paningin sa bulag, ipinaalam ni Jesus na siya ay Diyos. Ang pagbigay ni Jesus ng paningin sa lalaking isinilang na bulag ay pagpapatunay na siya ay Diyos. Well, nang nagdadahilan si Moses kay Yahweh na inaatasang bumalik sa Ehipto upang pangunahan sa paglaya ang mga inaaliping mga Israelites, ay nagsabi siyang, ayaw ko, hindi ko kaya, ako ba yan? Hindi ako, ako ay uutal-utal. No? Ito ang sinabi ni Yahweh sa kanya. Exodus 4:11. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito?
Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya sa pagbigay ng paningin sa bulag, ipinaalam ni Jesus na siya ay Diyos. At sa pagbigay ng paningin sa bulag, inihayag ni Jesus ang kanyang gawain. Sa verse 4, ito po ang sabi ni Jesus, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa ng pagsapit niyon. Verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Wala na ang gagawing gawain ibinigay ng Diyos kay Jesus. Ang sabi po sa verse 5 ay ang magsilbing ilaw sa sanlibutan. Ang bulag na binigyan ni Jesus ng paningin ay bulag mula sa pagkasilang. Hindi niya alam ang liwanag dahil hindi pa siya nakakakita ng liwanag. Hindi pa rin niya alam ang mga kulay. Hindi niya alam kung ano ang berde o ang asul. Ang tao ay katulad ng isang bulag mula sa pagkasilang. Hindi kinikilala ang Diyos. Namumuhay ayon sa sariling gusto. Pinapahalagahan ang mga pinapahalagahan ng mundo. Sumasamba sa mga sinasamba ng mundo. Namumuhay sa kadiliman. Ang liwanag ay naglalantad ng mga kasalanan. Ang liwanag din ang nagbibigay ng kaligtasan. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa NIV, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Well, sa John 8:12, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sa NIV, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ang lubos na kaliwanagan sa buhay ay dumating sa isinilang na bulag, hindi noong siya ay nakakita na, kung hindi noong siya ay sumampalataya kay Jesus. Sa pagbibigay ng paningin sa bulag, inihayag ni Jesus na ang kanyang mga disipulo ay kasama sa kanyang gawain. Basahin po natin ulit ang verse 4. Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Pansinin po ninyo na ang kanyang sinabi ay kailangang gawin natin. Hindi niya sinabing kailangang gawin ko. Noon pa man ay nais na ni Jesus na makasama niya sa gawain ng pagliligtas ang kanyang mga disipulo. Sa pagbibigay ng paningin sa bulag, inihayag ni Jesus na kailangang may sense of urgency sa pagtupad ng kanyang gawain. Balikan po natin ang verse 4. Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Well, bakit kailangan ng sense of urgency? Dahil ang buhay ng tao ay unpredictable at ang kamatayan ay maaaring dumating kanino man sa anumang oras. Hindi ka na makakapagbahagi kung patay ka na. Hindi mo na rin mababahaginan ang namatay na. Ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay ang tanging paraan upang makasama ang Diyos Ama sa langit. Ito mismo ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pag ginawa nga ni Jesus na may urgency ang gawain ng pagliligtas, ito ay makukuha natin sa verses 35 to 38 ng John 9. No? Verse 35,
Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamban niya si Jesus. Ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay magagawa lamang ng mga buhay. Well, dahil sa COVID-19, mas dumami ang namamatay. Kaya katulad ni Jesus, tayo ay dapat na lumalapit sa mga wala pa kay Jesus with urgency. Ibigay natin sa kanila ang liwanag ni Jesus sa pamamagitan ng pag-abot sa kanila ng pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mga gawa at sa pagbibigay sa kanila ng salita ng Diyos upang makilala nila si Jesus. Gawin natin ito ng may urgency, dahil sa isang iglap ay maaaring mawala na tayo dito sa mundo, at ganun din ang mga nangangailangan ng ilaw patungo sa Diyos Ama. Sa isang iglap ay maaaring sila rin ay mawala na dito sa mundo. Ang sabi po sa pahayag 3:20, "Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo." Kung ikaw, kapatid na nakikinig ngayon, ay walang natatandaang panahon na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang tagapagligtas at Panginoon, nakikinig ka ngayon dahil kumatok si Jesus sa puso mo at iniaabot ang kanyang biyaya. Binuksan mo na ang pinto para kay Jesus. Papasukin mo na siya. Tanggapin ang kanyang ibinibigay na biyaya at gawing hari siya ng buhay mo. Maaari mo nang gawin ito ngayon. Ako ay mananalangin at ito ang aking ipapanalangin. Panginoong Jesus, alam kong ako ay makasalanan. Ako ay humihingi ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ibinigay mo ang buhay mo sa krus para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. At ikaw ay nabuhay muli. Tatalikuran ko na ang aking buhay makasalanan at inaanyayahan kita, Jesus, na maghari sa buhay ko. Magtitiwala ako at susundin kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung ang panalangin ito ay isang panalangin na nais mong maging panalangin mo, kung napagpasyahan mo nang tanggapin sa buhay mo si Jesus, mananalangin ako ngayon at maaari mo akong sabayan sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, alam kong ako ay makasalanan. Ako ay humihingi ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ibinigay mo ang buhay mo sa krus para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. At ikaw ay nabuhay muli. Tatalikuran ko na ang aking buhay makasalanan at inaanyayahan kita, Jesus, na maghari sa buhay ko. Magtitiwala ako at susundin kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung sumabay ka sa aking panalangin at nais mong malaman kung paano palalong makilala si Jesus at ang kalooban niya, maaari mong kausapin ang nag-imbita sa iyo na makasama sa pananambahan ngayong araw na ito. O kaya ay ipaabot alam sa pamunuan ng Lord of Life Christian Fellowship sa pamamagitan ng pag-email sa email address na ito,
lordoflifecf@yahoo.com. At may kapatid na kukontak sa iyo. Gumagalaw ang Panginoon sa ating paligid. Patuloy siyang nagpapakilala sa atin upang sa pagkilala natin sa Kanya ay sundin siya, papurihan siya, at sambahin siya. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 2283-100831. Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 00-2210-292-774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating official Facebook page, facebook.com/lolcfofficial. Ang mga maglilingkod para po sa linggong iyon ay ang mga sumusunod. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Sa Kanya na nakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalalahatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Bilang pangwakas, mga kapatid, umawit tayo muli sa ating Panginoon. Thank you.
We thank you and we praise you, O Lord. Amen. Happy Sunday po sa inyong lahat and may God bless us all.